Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon Lunes. Ito naman po si Professor Dondon Contreras, isa na naman edisyon ng Usapang Pulitika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Kumusta na po kayo? Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang usapang Marites. Alam nyo, siguro na pag-uusapan nyo na ito matagal na, yung word na Marites. At ngayon lang natin ito bigyan ng mas malinaw na, hindi naman malinaw, first time natin pag-usapan Marites. Kasi in relation ito sa resulta ng isang survey. Pero ano nga ba uli ang Marites? Marites, ito yung tungkol sa pagiging chismosa, yung kahit walang basihan, magkikwento, magchichismis, maninira, o hindi naman necessary naninira, basta lang pag-usapan ng isang bagay na maaaring hindi naman totoo o totoo, pero gusto lang talagang ipakalat. Ang kulturang Pilipino, makwento tayo. Mahilig tayo magkwento. Okay lang naman yun. In fact, that's very good. Means it affirms our social existence, our social, yung sense of community natin, sense of connectedness, yung ating pakikipagkapwa. So yung makwento tayo. In fact, pansin ko nga sa ating kultura, pag may grupo ng mga Pilipinong hindi naman magkakilala, dalang puntunta mo sa isang lugar, kunyari airport yan, sa ibang bansa, o sa you know, sa isang pasyalan, tapos makarinig ka na nagsasalitang Pilipino, lalapitan mo agad at sasabihin mo na Pilipino ka. So you make already an instant connection. Sasabihin mo, taga saan ka? Sasabihin, taga Ilocos. Nakarating na ako dyan. O kaya yung kapitbahay namin taga Ilocos, mga ganon. So magbimay ka ng kahit there is always this instant need to converse, makipag-usap. Palipasan natin ang oras sa magkwentuhan. At malimit natin palipasan din ang oras sa pagkwentuhan ng buhay ng ibang tao. Okay, mga kaganapan. Ngayon, ang babanggitin ko ngayon, patunay na talagang maraming Marites sa Pilipinas. At hindi ito tungkol sa mga bagay-bagay na personal. May survey kasing ginandak ang Social Weather Station tungkol sa opinion ng mga tao tungkol sa Maharlika Investment Fund. At ako'y naaliw sa resulta. Sabagat ayon sa result, 51% majority ang nagsabi na makakasama ito sa bayan. 51%. Alam nyo naman siguro, disclosure, ako supporter ako ng MIF, ng Maharlika Investment Fund. In principle, maganda siya at pinaliwanag ko na yan in the past. Pero ayon sa survey, mas maraming Pilipino ang naniniwala na ito yung masama. Pero nung tinanong kung alam mo ba kung anong Maharlika Investment Fund, abay 47% ang nagsabi na wala silang alam. At 33% ang nagsabi na partly may alam sila. 20% lang ang nagsabi na meron silang alam. Imagine, 47% ang nagsabi na wala silang alam sa Maharlika Investment Fund, pero 51% ang nagsabi na sila ay sa tingin nila mayroong masamang dudulot ito sa Pilipinas. So paano mo nasabi na may masamang idudulot na hindi mo naman alam at hindi mo naintindihan? Di ba? Ang nakakaintindi lang, ang may alam lang sa ibig sabihin ng MIF ay 20%, yung 33% may kaunting alam. So paano mo din nasabi na may masamang mangyayari o masamang idudulot eh kung konti lang alam mo? 70% ng mga Pilipino ang either walang alam sa MIF o kaunti lang ang alam, pero 51% doon ang nagsabi na may masamang mangyayari dito. And I'm sure yung 20% na may alam, hindi naman lahat yun nagsabi na masamang idudulot nito sa Pilipinas. So tingnan mo yan, ano? Mahilig tayo magsalita, mahilig tayo magbigay ng opinion, pero hindi natin alam kung ano yung, hindi muna natin inaalam kung ano. Okay? At least yung Marites nga pala, nagki-claim na may alam. Pero yun nga yung problema sa Marites, nagki-claim na may alam pero narinig lang sa iba.
Hindi ba? Siguro, ang nangyayari, hindi naman nila alam ko ng MIF, narinig lang nila sa mga radyo, narinig nila sa mga batikos, kahit hindi muna inintindi, ay may masamang madudulot ito kasi yun ang sinasabi ni ganito, yun ang sinasabi ni ganyan. Hindi muna inaalam. Alam mo yan po ang sakit natin sa Pilipinas. Sakit nating mga Pilipino. Mema. Mema sabi lang. Tapos hindi lang yung mema sabi lang, madali tayong ma-impluensya ng iba. Madali tayong maniwala. Kahit hindi natin muna inaalam kung ano. Ako hindi ko sinasabing pag nakikinig kayo sa akin, maniwala kayo sa akin. Di ba? Kasi, of course, meron din kayo ibang sources ng information. I'm just one source of information. I'm just one of the vloggers na pinag-uusapan itong mga bagay-bagay na ito. Kaya ako, malaki ang pananaw ko sa responsibilidad ko sa inyo. Eh. Kailangan lahat na sinasabi ko, well-research, inaalam ko muna. Kasi ang daming mga Pilipino na dahil gusto ako, dahil idolo ako, dahil loyal sa akin, dahil follower ko, kung anong sabihin ko, paniniwalaan. Hindi po maganda yun. Huwag po kayo maniwala lagi sa sinasabi ko. I-research nyo din. Eh, meron kasi tayong tinatawag na confirmation bias. Eh, ito yung porket, alam mo yung porket, nag-agree ka sa isang opinion, hahanapin mo na yung mga taong nag-agree din sa'yo at doon ka lang makikinig. Diba? So, inuunang opinion bago yung alamin kung ano yung magiging basihan ng opinion mo. Yun nga ang problema sa confirmation bias. Dahil nauna na yung, ay, sinabi ni ganitong vlogger to, masama pala to. O sinabi ito ng ganitong politiko, masama pala to. O so, sige, hahanapin mo na ngayon yung mga material na nagsasabing masama yan. Hindi ka mag-research on the other side. Ang sinasabi ko lang dito, mas maganda yung bago kayo maglagay ng opinion nyo, makinig din muna kayo sa iba. Diba? Huwag lang dun sa mga taong agree kayo. Diba? Kasi yun yung kulang sa atin. Yung kulang sa atin yung research. Kulang sa atin yung makinig muna sa mga ibang kampo. Sa ano yung sinasabi nila. Ako, hindi ako pwede mag-criticize ng isang bagay na hindi ko binabasa. Kaya ako pag nag-take ako ng posisyon, binasa ko yan, kaya alam ko na sa aking pananaw, inaalam ko muna ano ba yung Marites Investment Fund. Nakakabuti ba yan? Kaya ang dami nagsasabi sa akin, ang hirap kasi sa iyo, Prof, hindi maintindihan kung saan ang stand mo. Makamarcos ka ba o hindi? Kritiko ko ba ng gobyerno o hindi? Ako kasi, hindi sa akin yung, hindi totally itong gobyernong ito ay anghel. Hindi naman totally demonyo. Hindi totally lahat ng ginagawa nito tama. Hindi naman totally lahat ng ginagawa nito mali. Iisa-isahin natin yan. Diba sa Marites Investment Fund, pinagtatanggol ko si Pangulong Marcos at ang kanyang desisyon at hanggang gobyerno. Pero pagdating dito sa usapin ng Love the Philippines at yung mga nangyaring fiasco sa fiasco ni Frasco sa DOT, ay di ako'y bumabana. So, sabi nila, kaya hindi kanila nagugustuhan ng mga tao sa taas kasi hindi nila alam kung kailan mo sila babanatan o hindi. Well, ako naman, hindi ako na humihingi ng grasya o ng basbas ng mga Diyos o ng mga nasa kapangyarihan. Pero kung ako sa kanila, mas matuwa pa nga sila kasi kung maganda, binupuri ko. Pero kung pangit, sinasabi ko ang aking sa loob, eh, hindi ba ganun? Mas maganda yung kaibigan ganun? Hindi mas maganda yung ganung klase ng mamamayan para may feedback? Diba? Kung karapat-dapat, purihin. Kung hindi, ay huwag. Pero iba na, kasi ako, binabasik ko sa research ko. Binabasik ko sa totoo. Hindi katulad nito na ang mga Marites, binabasi lang sa narinig nila. Binabasi lang sa kung sino yung mas gusto nilang pakinggan. Diba? Binabasi lang sa hearsay. Hindi inaaral muna ang mga hindi nag-aaral ng dokumento. Ako bago ako magsalita, nag-search ako sa Google, meron bang dokumento to? Alam mo, bago ko pinuno yung advertisement na yan ng Love the Philippines, talagang pinanood ko yan. Talaga ako mismo ang tumingin.
Meron ba talaga dito? Ako mismo ang naghanap ng tinignan ko rin doon sa pinagkuhanan kung ganito. Kinonfirm ko, hindi ako basta-basta naniniwala. Bago ko sinabi na meron ng terms of reference, ginalugad ko muna kung meron na bang terms of reference, anong nilalaman ng kontrata. Kasi ganun po tayo. Ang Mahandika Investment Fund, bago naman ako nag-suporta dyan, binasa ko yan, inaaral ko. Ngayon, itong mga tao na nagsasabing merong masamang idudulot ang MIF, tapos yung pala, karamihan naman ay hindi naman maintindihan kung ano ito. Walang idea kung ano to. Abay, nakalulungkot. Di ba nakalulungkot na nagsasabi ka na may masamang idudulot pero hindi mo naman alam kung ano yung nilalaman? Kunting-kunti lang alam mo? Eh, alam ko lahat tayo parang guilty din dun minsan eh. Yung nauuna yung bias mo na, ay, may masama yan. Naklak na tayo ng nakapos, na tayo ng pos. Kahit nakinig, umaasa lang tayo sa kay Dr. Contreras, kaya kanyang kapatid na si Benji, o kaya kay Maharlika, o kaya kung sino mang mga, ngayon na naniwala muna tayo kay Mark Lopez, di ba? May ganun tayo ng mga ano na, kung ano yung nabasa natin, yun ang ating paniniwalaan. Dapat isipin muna natin bago tayo mag-post. Kasi alala mo, sabi nila walang forever, may forever po ang social media. Hindi nabubura. E mga yan, pag meron nang nakapag, kunyari, itong video kong ito, pag may nakapag-download na nito, sinave na. Kahit ko pa ito i-delete, wala na. Ang inyong mga post sa social media, may footprint na yan. Kapag yan, kahit meron nang screen cap niyan, napatay ka na. Hindi ba? Wala na. Pag kinuha na ng picture yung mga yan, okay, kahit pa binura mo yan, ebidensya na yan laban sa inyo. Diba? Ako inaaliw talaga sa mga tao na parang ang feeling nila, nakipagkwentuhan lang sila. Ano mo itong social media, napakalinitong maraming Marites dito. Diba? Yung mga Marites dito, napakadami nagripana. Diba? At the same time, marami naman ang naguguyo ng mga Marites dito. Diba? At dito kasi, 'di ba tayo nung sa tunay na buhay, hindi naman tunay na buhay kasi tunay na buhay din ito. Doon sa physical, 'di ba pupunta tayo sa tindahan, sa umpukan, sa tambayan, kwentuhan tayo ng kwentuhan. Kung sino lang nakakarinig sa atin doon, kwentuhan tayo, magchichismisan tayo. Ngayon, ang tingin natin sa entire social media, nalulungkot tayo. Tapos na ating duty sa ospital, sa Dubai, o kaya sa Saudi. Tapos na tayo magtrabaho, pagod na tayo, tapos natulog na ang ating inalagaan, nakapagturo na tayo, tapos na, andun na tayo sa softmed, di ba, sa cellphone. Ang feeling natin na mga kakwentuhan natin, yung kaharap lang natin na iilan sa tambayan, eh hindi natin alam buong mundo na ang ating kakwentuhan. Kaya tuloy, yung mga pinupost mo, sa halip na yung mga barkado walang nakakarindig, entire. Yung mga nagko-comment sa akin ngayon dito, hindi nyo alam, yung mga comment nyo, nababasa niya ng buong mundo. Hindi ba? Kahit pa kayo magtago pati sa inyong mga handle, di ba? Yung mga handle nyo, yung mga alias nyo, eh may kaparaanan ng social media para alamin kung sino kayo. Alalahan nyo, nag-rehistro kayo sa YouTube. Bago kayo nag-rehistro, gumamit kayo ng isang valid na email address. Meron kayong tinatawag na IP address na lalaman kung saan kayo nagpo-post, sa isang internet cafe ba o doon ba sa isang bahay sa Singapore o Hong Kong o sa isang planta ba sa Saudi o sa isang ospital sa Dubai o sa Riyadh, di ba ganoon? O sa Amerika, sa isang accounting firm o kaya sa isang o kaya kayo ay boss sa isang hotel sa Middle East, di ba? O kaya sa kung saan. Malalaman yan. So, hindi kayo pwede magtago. Matutuntun kayo at pwede kayong tugwisin. Ganyan na po katalino ang artificial intelligence ngayon. Di ba? So, yun yung point natin. Pag ikaw ay nagsasalita ng isang bagay na hindi mo naman totally alam, katulad nitong mga tao na 47% na ang ilan doon, hindi ko sinasabing lahat sila ay nagsabi. Ah? Kasi kung ganoon, ang dapat ang tama naman ay wala akong alam diyan, so hindi ako pwede mag-opinion. Dapat ganoon. Eh hindi mo alam pero magsasabi ka na may masamang may dudulot. Ang mahirap dito kapag kayo ay nagsasabi ng hindi niyo muna inaalam ang isang bagay bago kayo mag-form ng opinion.
Yung bang una, pwede kayo makasuhan. Pangalawa, makakasakit kayo ng damdamin sa kapwa nyo. Minura nyo na si Professor Contreras. Hindi nyo pa alam kung ano yung sinasabi niya. Hindi ba? Malalagay kayo sa alanganin at masama din sa maaaring makagawa kayo ng masama sa kapwa-tao. Dahil nagpaniwala kayo sa isang bagay na hindi nyo na inalam. Di ba? Maraming ganyan. Ako may karanasan ganyan recently. Mayroong nagalit sa akin na di umano ganito, ganito. Yung pala, mali naman pala yung kanyang alam. Hindi naman pala totoo. Mali pala akala niya, ito ang nangyari. Ito naman pala ang nangyari. Di ba? Ang akala niya, yung isang bag, isang basta hindi ko na pwedeng ikwento, basta ang kwento ay akala niya mayroong nangyari, tapos ako ang aking kinakampihan, yung isa ay yung isa na akala niya yun yung gumawa, samantala ang gumawa pala ibang bagay, ibang tao. So yun, yung bang hindi ba masama na kinimkimpi mo yung puot mo na hindi mo inimikan yung tao, tapos ganyan ka, nainis ka, tapos hindi mo pala alam, iba naman pala yung alam mo, hindi pala yun. Buti nasa loob mo lang. Paano kung nakagawa ka na ng masama? Paano kung sinuntok mo na, nasampal mo na, pala mali alam mo. Hindi mo kasi muna inalam. Basta ka lang naniwala. Hindi ba? Mapapalagay ka sa alanganin niya, madilimandak, makukulong ka. Diba? So yun, alam natin tayo mga Pilipino, mahilig tayong magpagkwentuhan, mahilig tayong may masabi lang para masabi na, uy, alam ko rin yan, pero sa totoo hindi mo alam, may rin maraming gustong pumapel. Pero ang pinakamagandang paraan dito, bago tayo magsalita, alamin muna natin. Bago tayo magbigay ng opinion, alamin muna natin. Huwag tayo maging Marites. Nasa isang, alam mo, ang pagiging Marites, maganda rin minsan ang dinudulot niyan. Maganda rin. Hindi ko sinasabing lahat ng Marites masama. Ang Marites, nagpapaganda yan ng ating parang sumasaya tayo, murang paraan niya ng pag-aaliw, pang-aliw sa ating mga sarili, paghanap ng aliw, di ba? Murang paraan. Wala naman akong sinasabing hindi maganda yan eh. Non-totally. Pero pag nakakasakit na, pag nakakasama na ng diskarte, at yun nga, nagmumukha ka ng parang lahat mo alam, hindi mo naman pala alam, at naglalabas ka ng opinion na hindi naman base sa katotohanan, ay hindi maganda yun. Okay? O siya, sige. Sana nakasilbi ako sa bayan dahil siya abis akin ng UP Serve the People, at sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan. Na-applause ko niyo mga puso at nakapagpabago ko ng mga panahon sa buhay, lalo-lalo na sa usapang political. At sabi sa akin ng Lazar, teach mind, touch hearts, and transform lives. Ito po si Professor Tonton Contreras na lagi nagsasabing, mag-iingat po tayo lagi. At ano ba lagi kong pinapaalam sa inyo? Yung pinaming mahal, Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. See you Wednesday. Bye for now.